Marami ang nahuhumaling sa mayor ng Pasig City na si Vico Soto dahil na rin sa galing niyang magpatakbo ng kanyang lungsod, lalo na ngayong panahon na kailangan ng isang leader na kumikilos para sa kanyang nasasakupan. Sari-sari man ang opinyon ng mga tao sa kanya, one thing's for sure, mas marami ang humahanga sa kanya. Sino nga ba si Vico Soto at gaano siya kayaman? Tara na at ating alamin. Si Victor Maria Reyes Nobla Soto, o mas kilala bilang Vico Soto, ay ipinanganak noong June 17, 1989. Ang kanyang ama ay si Vic Soto at si Connie Reyes naman ang kanyang ina. Kahit pa man hindi nagkatuluyan ang kanyang mga magulang, naging supportive naman si Vic sa kanyang anak. Tuwing Sabado nga daw noon, sila ay nagdi-dinner kasama ang kanyang mga half-siblings. Sabi ni Vico, naging close naman sila ni na Oyo Boy at Danica, lalo na ngayon na sila ay matatanda na. Ang kanyang ina na si Connie Reyes ay isang magaling na aktres noon kung saan nakilala niya ang ama ni Vico na si Vic Soto sa isang daily show. Napagdesisyonan naman ni Connie na humiwalay na ng tuluyan kay Vic dahil hindi pa ito annulled kay Dina Bonnie B noong 1990s. Tumigil na din siya sa daily show niya at itinira niya ang kanyang weekly drama show para makapag-focus kay Vico at para na rin hindi niya na makasama si Vic Soto. Naging masipag naman sa pag-aaral si Vico kung saan naging maganda ang grades niya. Mula elementary hanggang high school, nag-aral siya sa Brent International School sa Laguna. Naging good boy naman si Vico at never nagkaroon ng problema sa school. Ayon sa kanya, gusto niyang maging mabait na bata para na rin maging maganda ang imahe ng kanyang mga magulang. Bata pa lamang si Vico, naging interest na niya ang governance at politika. Mahilig siyang magbasa ng mga libro tungkol dito at ang mga documentaries na pinapanood niya ay tungkol sa pamamahala. Sa interview kay Vico, hindi niya pinangarap na maging artista, kahit paman artista ang ina at ama niya. Ayon sa kanya, siya daw ay mahihiyain noong bata pa siya at ayaw niyang lumalabas sa TV. Hindi niya rin gusto na ang mga magulang niya ay nasa show business, ngunit ito ay kanyang natanggap na noong siya ay lumalaki na. Political science naman ang tinapos ni Vico sa Ateneo de Manila University noong 2011. Unang exposure ni Vico sa mundo ng politika ay noong 2013 nang maging parte siya ng legislative staff ng Quezon City Council. Ayon sa kanya, sobrang dami niyang natutunan sa kanyang pagtatrabaho dito. Naging counselor naman si Vico ng Pasig noong 2016. At noong panahon na iyon, siya ang pinakabatang naging counselor sa edad na 26. Para sa kanya, ang transparency at good governance ang pinaka-importante. Naging matagumpay naman si Vico sa edad na 29 noong 2019 nang siya ay manalo bilang mayor. Tinalo niya ang matagal nang namumuno sa Pasig, ang mga Eusebio. Marami ang nagulat sa resulta, ngunit tila ito ang gusto ng mga taga-Pasig, ang pagbabago. Ang kanyang limang platforma noong kanyang kampanya ay ang universal healthcare, housing programs, education, public consultation, and anti-corruption efforts. Pagdating naman sa yaman ni Vico, siya ay naging public servant simula 2016, kung saan siya ay sumasweldo ng hindi kalakihan. Naging pribado din si Vico pagdating sa kanyang yaman, ngunit sa mga estimates ng iba't ibang websites, ang yaman ni Vico ay nasa 10 to 40 million pesos. Tandaan din natin na mayaman na ang pamilya ni Vico dahil successful na artista ang kanyang mga magulang. Mayroon bang girlfriend si Vico? Ayon sa kanya, wala pa at never pa siya naging in a relationship. Masyado daw siya naging busy at tila wala pa itong plano makipagrelasyon sa ngayon. Ang ideal girl naman ni Vico ay matalino, tama lang ang itsura at mahilig din sa politika. Bago naman daw mag 40 years old ay plano na niyang mag-asawa. Ano ang masasabi niyo kay Vico Soto?
Ikaw ba ay namangha sa kanyang galing bilang mayor? May pagbabago na nga ba sa Pasig? Just share your thoughts by commenting down below. Thank you for watching!